na ba talagang magnegosyo? Isa ka rin ba sa mga nagdadalawang isip kung sisimulan ko na ba ito? Kaya sa video na ito, malalaman mo 8 dahilan kung bakit dapat kang magnegosyo ngayon. And please, watch till the end para hindi nyo ma-miss out lahat ng babanggitin ko. Okay? Let's go! Number 1, tao ka lang. So, ibig sabihin lang, bilang isang tao, hindi sa lahat ng panahon, tayo ay malakas. So, may time na, magkakasakit ka, magkakaroon ka ng malubhang karamdaman, at kapag minalas ay, maa-aksidente ka. At sa pagiging empleyado, kapag no work, no pay. Lalo na kung wala kayong mga sick leave or vacation leave. Ngayon, kung meron kang negosyo at mapapalago mo ito sa pagtagal ng panahon, ay maaaring hindi na ikaw ang mismong tumao dito dahil meron ka ng mga empleyado o mga sistema na magpapatakbo dito. Number 2, hindi ka lang tauhan. Alam naman natin na kapag empleyado ka, ay may mga rules o policies na kailangan mong sundin. Meron ding mga mas mataas sa'yo ang posisyon na kailangan mo ring sundin. In short, hindi mo basta-basta magagawa kung anong gusto mo dahil tauhan ka ng kumpanyang pinapasukan mo. Hindi mo hawa ang oras mo. Hindi mo nga alam kung tataas ba ang sweldo mo o kung tataas ba ang posisyon mo sa kumpanya. Kapag inutusan kang mag-OT, susunod ka lang. Kapag sinabihan kang mas pumasok ng mas maaga, susunod ka lang. Kapag pinapasok ka ng Sabado, Linggo, ng day off mo, or kahit holiday, susunod ka lang. Kapag sinabing gawin mo ang hindi mo trabaho, susunod ka lang. Ibig sabihin lang, wala kang kontrol. Kaya kung may negosyo ka, ikaw na ang bahala. Ikaw na ang masusunod. Number 3, oras. So sa trabaho, hindi ka sigurado kung kailan ka ba makakauwi. Kasi may chance na mag-OT ka. Kung wala kang OT, 8 oras kang magtatrabaho. At sa loob ng 5 araw ay 40 oras. Isipin mo na lang yung 40 oras na trabaho hanggang mag-retire ka sa edad na 65. So gaano katagal ang gugulin mo sa pagtatrabaho pa lang? Hindi pa dito kasama yung gugulin mo sa paborito nating lahat na traffic. Kaya paano pa yung oras mo sa sarili mo, sa pamilya mo o sa kaibigan? Kung meron kang negosyo, mas kontrolado mo ang oras mo. Ikaw ang magde-decide dito. Kung gusto mong hindi magbukas, walang problema, di ba? Tapos kapag napalago mo pa ito, mas nadami pa ang oras mo sa mga mahal mo sa buhay. Number 4, makaalis sa rat race. Dahil empleyado ka ngayon, malamang kabilang ka dito. Yung mga taong paikot-ikot lang yung cycle sa buhay na parang daga sa rat wheel. So parang ganito, gising ng maaga, pasok sa trabaho, uwi sa bahay, tulog, tapos repeat hanggang mag-retire. Hindi ba ay ganito? Trabaho, sahod, gastos, tapos repeat hanggang mag-retire. Sa pagkakaroon ng negosyo, maaari kang makawala dito. Kung bagong viewer ka sa channel na ito, please subscribe and hit the bell button upang hindi mo miss out ang mga bagong negosyo vids natin. Thank you! Number 5, source of income. Siyempre naman, gusto mo rin magkaroon pa ng extra income o pagkakakitaan. Ang kagandahan kasi sa negosyo, pwede mo rin isabayan muna sa trabaho mo. Lalo na kung startup pa lang yan or sumusubok ka pa lang. Whether maliit na tindahan sa bahay nyo or maliit na online business lang. At ang dapat mong goal dito ay yung income mo sa business na ito ay maging sapat o sobra para mabuhay ka at ang pamilya mo nang hindi lang umaasa sa sahod galing sa iyong trabaho. Number 6, para makatulong. So kung isa ka rin sa mga uri ng tao na mahilig tumulong sa iba, bagay na bagay talaga ang pagkakaroon ng negosyo. Bakit? Dahil ang negosyo mo ay nakakagawa rin ng trabaho o opportunities para sa ibang tao. So bukod sa nakakatulong ka na sa mga customer mo, nakakatulong ka rin sa mga empleyado mo at sa mga pamilya nila. So,
win-win situation yun, di ba? Yun, dahil likas kang matulungin yung mga kinikita mo rito, eh pwede mo rin itang tulong sa mga charity, sa mga foundation, sa mga fundraising, sa mga naapekto ng kalamidad, sa mga simbahan, at maging sa mga kamag-anak at kapamilya mo na rin. Number 7, passion. Isa pang dahilan, eh dahil passion mo ito. Yung talagang gustong gusto mo yung ginagawa mo. Gusto mo talagang magkaroon ng kumpanya. Gusto mo talagang magkaroon ng mga pwesto. Gusto mo talagang mag-manage ng mga tao. Gusto mo makatulong or makasolve ng mga problema ng iba. Kumbaga, ito yung pangarap mo. Halimbawa, passionate ka sa pagluluto. So, nagnegosyo ka ng restaurant o catering. Or, passionate ka sa mga games or sa mga computer. So, maaaring magka-business ka ng internet cafe or pwede rin company na nag-develop ng mga games sa mobile o sa mga console. Paano kung passionate ka sa hiking o sa pag-akyat ng bundok? So, pwede ang business mo ay mga gear sa pag-hiking. Marami pang ibang passion na pwede mo rin i-convert sa sarili mong negosyo. Ito yung trabaho na nakaka-excite at gaganahan ka. Hindi mo na nga iisipin na trabaho talaga ito. Kadalasan kasi, di ba, ang problema sa trabaho ay hindi mo gusto yung ginagawa mo. Hate na hate mo yung trabaho mo. Hate na hate mo yung boss mo o yung workmate mo. Dahil nga, hindi mo gusto yung ginagawa mo, hindi mo na rin gusto ang pagising ng maaga. Yamot ka na rin kapag nalaman mo Monday na pala. Yung tipong gustong-gusto mo nang mag-weekend agad. Tapos, maririnig mo pa lang ang pangalan ng kumpanya mo na iinis ka na. Kaya kung passionate ka sa ginagawa mo, maiiwasan mo ang mga ito. Kagaya na lang ng story ng Razuns na nag-umpisa ang negosyo nila dahil passionate ang may-ari sa pagkain at pagluluto. Nag-umpisa lang silang maliit na kainan hanggang sa lumaki ng lumaki. Mula Pampanga hanggang Maynila na ngayon. At ngayon, meron na rin sila sa ibang bansa. Number 8, kalayaan. Ang huling dahilan natin ay kalayaan. Dahil nga malaya ka na, wala ka ng boss. Hawak mo na ang oras mo, ang schedule mo. Kahit gumising ka pa ng tanghali, ay okay lang. Malaya ka na rin pakisamahan yung mga taong gusto mo lang pakisamahan. Itong part na ito, mahirap gawin kung empleyado ka. Malaya ka na rin magsuot ng kung anong forma ang gusto mo or kung anong haircut mo o kahit yung itsura mo. Yung mga simpleng bagay na ito, hindi mo na po problemahin dahil ikaw na ang boss ng buhay mo. Kumbaga, bahala ka na kung anong gusto mong gawin. Pero hindi lang naman yan, ganyang mga klaseng kalayaan ang inaangat talaga ng karamihan. Bagkus ay ang pagkakaroon ng tinatawag na financial freedom. Ito yung kalayaan mo sa pera. Dahil hindi mo naiisipin kung saan o kung paano ba ako kukuha ng pera. Kung talaga bang may pera pa ba ako? Itong mga bagay na ito ay hindi mo na maiisip kung nakamit mo na ang financial freedom. Bahala ka na kung anong bilhin mong damit. Sapatos, gadgets, o kung magta-travel ka, next month, next year, bahala ka na. Wala ka ng problema dahil wala ka ng problema sa pera. Okay, so in summary, ito ang walong dahilan kung bakit dapat kang magnegosyo ngayon. Number 1, tao ka lang. Number 2, hindi ka lang tauhan. Number 3, oras. Number 4, makaalis sa rat race. Number 5, source of income. Number 6, para makatulong. Number 7, passion. Number 8, kalayaan. Maraming salamat sa panonood nito. Kung natuto ka, ay dapat kang mag-subscribe at pag-click na rin ang bell upang ma-notify ka pa sa mga susunod pang mga videos. Pakishare na lang rin sa mga kaibigan natin gustong matuto at yumaman.
Thank you, and God bless.